Nakatakda nang i-deliver ngayong taong 2023 ang unang batch ng BrahMos supersonic anti-ship missiles na binili mula sa India para sa Philippine Marines na nagkakahalaga ng halos 19 bilyong piso. Maliban dito, pinaplano din ng Philippine Army na magkaroon ng sariling BrahMos missile nito na nagkakahalaga naman ng nasa 16 bilyon pesos, kaya padami ng padami ang mga anti-ship missile system ng Pilipinas. Napaka-importante ng mga missile system na binili mula sa India dahil ito ang magiging pangunahing pangdepensa ng bansa laban sa mga magtatangkang magsagawa ng invasion, at kaya nitong wasakin ang target bago pa man makalapit sa ating mga isla dahil may range ito na nasa 300 kilometers. Ngunit ang mga missile system na ito ay madali ding mawasak ng kalaban dahil wala itong pangdepensa at isa sa mga pangunahing target ng kanilang mga airstrikes. Kaya noong 2019 ay napagpasyahan ng Philippine Navy na magkaroon ng missile system na magpoprotekta sa mga BrahMos missile batteries at pati na rin sa mga base militar ng hukbong sinatahan. Ang tawag sa proyektong ito ay Shore-Based Air Defense Missile System Project at parte pa rin ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program na sinasabing nagkakahalaga ng halos 10 bilyong piso. Hindi talaga ito orihinal na kasama sa modernisasyon, ngunit napagtanto ng opisyalis ng Philippine Navy kung gaano kaimportante ang pagkakaroon ng ganitong klaseng missile system sa pangdepensa ng mga importanteng assets ng hukbong sinatahan. Kasama sa mga mapoprotektahan ng shore-based air defense system na ito ay ang mga naval base katulad ng sa Subic, mga anti-ship missiles katulad ng BrahMos, at pati na rin ang mga nakadaong na warships ng Philippine Navy. Sa ngayon, ay hinuna muna ng Pilipinas ang pagkakaroon ng mga BrahMos missile at pati na rin ng mga missile-guided warships bago bumili ng missile system na ito, ngunit inaasahang ito na ang susunod sa mga proyekto ng Philippine Navy. Base sa requirements, kinakailangan ng Navy ng air defense system na may range na hindi bababa sa 40 kilometers, ngunit mas mabuti kapag mas malayo ang range kumpara sa na-require ng Navy sa proyekto. Maraming bansa na rin ang nag-offer ng kanilang defense products sa Pilipinas, at base sa listahan ng mga offer, halos kapareho ito ng ground-based air defense system project ng Philippine Air Force na kung saan napanalunan ng Spider air defense system ng Israel. Inaasahan din na mas maraming missile launchers o hindi kaya mas upgraded na missile system ang ibibigay kumpara sa Philippine Air Force dahil may budget lamang ang kanilang proyekto ng nasa 6.8 bilyon pesos, samantalang nasa halos 10 bilyon pesos naman ang sa Philippine Navy. At isa sa mga pangunahing pinagpipilian sa proyekto ay ang Spider Air Defense System na gawa ng Rafael Advanced Defense System ng Bansang Israel at kasalukuyan na rin ginagamit ng Pilipinas. Mas mapapadali umano ang pagtanggap ng Philippine Navy sa Spider dahil na rin sa kaparehos ito sa ginagamit ng Philippine Air Force, at malaki na rin ang impluensya ng Israel sa AFP Modernization Program. Ang mga na-deliver na Spider nitong nakaraang taon ay kaya lamang magdala ng nasa 4 na missiles, gaya ng nakikita ninyo sa larawan, samantalang may chance ang in-offer para sa Philippine Navy ay ang mas malaki at kayang magdala ng nasa 8 missiles dahil na rin sa mas malaki ang budget ng Navy. Ang isa pang in-offer sa Pilipinas ay ang IRIS-T Medium Range Surface-to-Air Missile System na gawa ng Dial Defense ng Bansang Germany at isa sa pinakamahal na offer na missile system sa proyekto. Subalit sa kabila ng napakamahal na presyo nito, naipakita na rin ng IRIS-T kung gaano ito ka-epektibo sa gera matapos itong ipadala ng Germany sa Ukraine, at base sa pahayag ng Ukrainian Armed Forces ay natamaan umano nito ang lahat ng target sa unang beses ng paggamit. Inilarawan din nila ang IRIS-T bilang isang napakamoderno at powerful na air defense system kumpara sa kanilang ginagamit noon na Buck M1 air defense system. Ngunit mayroong problema sa ngayon ang Germany sa Pilipinas dahil hindi nila pinayagan ang pag-export sa mga Guarani armored vehicles matapos ang alitan sa pagitan ng Germany at bansang Brazil, kaya hindi pa alam kung kailan makakarating ang mga ito sa Pilipinas. Samantalang nag-offer din ng Estados Unidos ng kanilang National Advanced Surface-to-Air Missile System o NASAMS na magkasamang ginawa ng Kongsberg Defense and Aerospace ng bansang Norway at Raytheon Missile and Defense ng bansang Amerika. Ayon sa Max Defense,
ito mano ang paborito sa pinagpipilian ngayon sa proyekto dahil na rin sa itinutulak sa ngayon sa hukbong senatahan na mag-acquire ng weapon system na gawa ng Estados Unidos, kaya malaki din ang chance na kunin ito ng Pilipinas. Ang NASAMS din ang pinakamahal sa lahat ng pinagpipilian sa proyekto, ngunit nang dahil sa malaki din ang pinaplanong pondo ng Philippine Navy, ay kakayanin ng bansa na bilhin ang ganitong klaseng missile system. Naipadala na rin ito sa Ukraine at ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, nakatanggap ito ng 100% success rate dahil na-intercept umano nito ang lahat ng Russian missiles. Kayang makadetect ng NASAMS ng target sa layong 120 kilometers at ma-intercept ang target sa layong 50 kilometers, kaya pasadong pasado ito sa requirements ng Navy. Ang isa pang malakas din na contender sa proyekto ay ang LIG Next 1 KM Samchul Mae 2 ng South Korea na sinasabing isa sa pinaka-affordable na missile system sa lahat ng ino-offer at matagal na rin umano itong kinukonsidera ng Philippine Navy. Tanging ang South Korea pa lang at United Arab Emirates ang gumagamit nito at kapag ito ang napili ng ating bansa, ang Pilipinas ang magiging pangalawang export country ng KM Samchul Mae. Magkasama itong dinevelop ng South Korea at Russia dahil binase ang teknolohiya nito sa Russian S-350E surface-to-air missile system at sa sikat na S-400 missile defense system. Kaya nitong makadetect ng target sa layong 100 kilometers at maka-intercept ng missile sa layong 40 kilometers. Nag-offer din ng Russia at Belarus ng kanilang Buk missile system, ngunit nang dahil sa malapit na kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, ay napakalabong kunin ito ng Philippine Navy, at tanging ang Russia at Belarus lang ang gumagamit ng missile system. Sa ngayon, ang nangunguna sa proyekto ay ang NASAMS ng Estados Unidos at Spider Air Defense System ng bansang Israel, ngunit may tsansa din ang KM Samchul Mae 2 ng South Korea dahil mahilig sa Korean-made weapons ang Philippine Navy. Umaasa tayong kaagad na itong mabibigyan ng pondo kapag na-deliver na ang mga BrahMos missile at kahit alin man dito ay malaking tulong na rin sa pangdepensa ng bansa.